Hi guys! Good morning sa inyong lahat! May nakakapanood na po ba sa akin? Hi! Okay lang bang signal ko? Ala? Bakit naging ganyan? Hi! Parang nalalabuan ako sa signal ko. Ayun, grabe. Ang dami nang nanonood. Yun. Grabe. Hindi ko alam kung anong nangyari. Okay na ba guys? Bakit nagaganyan ang ano ko? Effect. Yun. Grabe, hindi ko rin po alam. Nagkukusa pong gumalaw yung anak ko. Hi, Rex! Hello po sa inyo, guys. Buti na lang, medyo naging okay na. Bakit ganun nagmumupo? Ayun, okay na. Yay! Hi, guys! Kumusta po kayong lahat? Hopefully, hala. Watching her Ortigas. After ilang hindi ko alam kung kailan po ako last na nag-live. And nakaka-excite lang din po ulit kasi actually kanina po kaya ako naisip tong topic na to kasi habang nag-gym ako kanina habang nag-gym po ako kanina, bigla akong naisip itong topic na to. Kaya, naisipan ko po mag-live. Hi, Mabet Liagas! Kumusta ka? Okay. Yahoo! May katulong na kami ulit. Okay na, idol. Anyway, guys, kumusta kayo? Teka lang, hanapin ko muna sarili ko para sa pagla-live natin at medyo mas maging exciting at magandang maganda. Okay? Anyway, ako po sobra pong natutuwa kasi sobra po akong busy ngayon. Ang dami ko pong ginawa, ang dami ko pong mga kausap na simula kaninang 4 p.m. Started 4 p.m. ang dami ko pong kausap, ang dami kong meron akong bagong downline na hopefully siya magkapagbukas ng Indonesia. Okay? And maliban dun sa Indonesia, kanina ang dami kong mga meetings na mga pinag-usapan namin, expansion lalo pa sa iba't ibang country, at marami akong mga bagong downlines. Marami din akong bagong directs na syempre, ang dami-daming nangyayari. And dito po ngayon sa project, as early as ano na po ngayon, is 11:20, almost 11:20 na po ngayon. Ang kagandahan, ang dami pa rin pong tao dito kasi ang pinag-uusapan po dito lahat this coming Wednesday na magkakaroon po ng awaken. Okay, anyway guys, ang pag-uusapan po natin ngayon walang iba kung bakit may mga networker na
nahihirapan pong kumita ng kita nila. Okay? Now, iisa-isayin ko lang po ng mabuti. Tatanggalin ko lang po ng konti yung iyan. Okay? Anyway guys, kumusta po kayo? Ang topic po natin right now, kanina po habang nag-gym po ako at nasa Anytime Fitness po ako, biglang nag-pop up lang sa utak ko kasi ako yung tipong tao na madalas gusto ko rin na mag-isa. Mag-isa na kasama ko sarili ko para mas i-digest ko ano ba ang nangyayari sa mundo, i-digest ko ano ba yung mga pinagdaanan ko, ano ba yung mga gusto ko pang marating sa buhay, at ano yung mga naging recipe ko rin sa success ko, bakit for so long I've been into consistent na top earners ng industry nito, and until now nag-improve, nag-upgrade, until now lalong gumaganda pa rin. Okay, gumaganda ang results. Now guys, commonly dito tayo magsisimula. Nasaan na yun? Okay, now unang papel. Okay, ang tao, choices that we made is because of our upbringing. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nito guys, ganito lang siya kasimple. Lahat tayo, ang tama at mali natin, nagdidepende kung paano tayo pinalaki, nagdidepende kung ano yung nakaugalian natin, nagdidepende kung ano ang tinuro sa atin. Okay? Now, I'll give you some example. Okay? Now, kung mapapansin nyo, may mga Muslim, our Muslim brothers, kadalasan sa mga Muslim, hindi sila umiinom ng alak. Bawal sa kanila mambabae. Bawal din naman sa kanila kumain ng baboy. Okay? Now, bakit ang pinaka nangyayari? Kadalasan sa Muslim, yung pambabae minsan nagagawa. Hindi ko po sinalahat, pero minsan nagagawa. At minsan nagagawa din po yung pagkain mismo ng pag-inom ng alak. Nagagawa nila yung both, pero yung pagkain ng baboy, halos karamihan ng Muslim, hindi po talaga sila kumakain. Bakit? Because of upbringing. Kasi simula bata, napagsasabihan sila na, oh, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng baboy. Ibig sabihin, simula bata sila, yun ang laging namamindset sa kanila. Kaya ang nangyayari, hanggang paglaki nila, nagiging thinking nila na, oh, hindi ako pwedeng kumain ng baboy kasi masama, hindi ako pwedeng kumain ng baboy. Pero minsan nakakainom sila na alak, minsan nakakapambabae sila. Okay. Now, maraming tao, ako namimit, ako nakakausap, at maraming tao minsan na hindi nila maiintindihan, naiintindihan, na for you to get what you want in life, you just need really to change. Okay, example. Now, maraming ibang tao na gustong maging successful sa network. Kaya lang, ang magiging problems ito, ganito. May mga ibang tao na gustong maging successful sa networking pero they don't want to change. And ang magiging problems yan, parang, ito, ina-example ko po. Hindi ko naman po sa nila lahat. Pero the moment ako nag-train ng downlines ko, gusto ko, you need to be very flexible. Bakit kailangan mo maging flexible? Kasi ang kada tao, iba-iba. Okay, meron tayong tinatawag na 5 languages of love. Okay, ang 5 languages of love, meron affection. Ito yung mga ibang tao na mas gusto nila parang, it's either ito, affirmation. May ibang tao na gusto nila laging pinupuri. Sinasabihin silang, I love you, guwapo-guwapo mo, ganito. Okay. Now, second, may ibang tao naman na ang gusto nila is money. Mas gusto nila binibigyan sila ng pera, binibigyan sila ng regalo. May mga ibang tao ganon. Okay. Now, sunod, may ibang tao naman ang gusto nila just spend time. Ibig sabihin, magkakaiba ang need ng kada tao. Ang tanong dito, ganito lang siya kasimple. How much do you want to, how are you willing to change for you just to get what you want in life? Kanina may kausap ako dito ng iba na ang lagi niyang tanong sa akin, "Upline, pahingi po ng tip, pahingi ng tip, pahingi ng tip." Ang sabi ko lang sa kanya, "Ano ba ang gusto mo mangyari sa iyo? Ano ba ang goal mo? Kasi magkakaroon ka ng direction lagi, depende kung ano ang goal mo sa buhay." Okay, now. Now, sa atin, simula bata hanggang paglaki, may tama at mali. Ngayon, magdidepende ang tama at mali para sa'yo kung ano yung nakalakihan mo. Now, ito yung magiging tanong ko sa inyong lahat. Nung ako first time ko nakita ang networking industry, ang dami kong hindi ko komportable na ginawa ko. Okay? I'm not good in public speaking. I really hate
public speaking. Naalala ko before ng college ko, first freshman college ako sa AMA Computer College, ang isang subject namin sa English is public speaking. And good news, sa 200 na freshmen, I think 200 to 300 na freshmen student that time, nagbunutan. Lahat ng section ng freshmen sa school namin, nagbunutan. At good news, ako yung pinakaunang nabunot. Pangalan ko pinakaunang nabunot. Nung nag-talk ako, sobrang nanginginig tuhod ko. Kasi syempre, kung kinakaba na nga ako pagkausap ko mga classmate ko, what more kung ang kausap ko hindi ko mga classmate? Okay? Kabado ako that time, kaya hindi po talaga mahilig sa public speaking. Pero, sinadya ako, nung nag-networking ako, kailangan ko po mag-adjust. Nag-adjust ako paano ako matuto mag-public speaking, paano ako mas madidevelop na gumali. Second, pakikisama sa tao. I'm not that person na pag sinama mo ako sa isang party, normally lahat ng tao kakausapin ko. Hindi ako yung parang bumubuhay ng crowd eh. Kumbaga, dati naaalala ko, the moment lumalabas ako, pag lumalabas ako at sa isang party, ang kausap ko lang lagi, it's either girlfriend ko, kaibigan ko, pero never kung akong, yung parang kang politiko na makikipag-usap ka sa iba't ibang tao, hindi ko yun personality. Pero nung nag-networking ako, I need to change. Naalala ko dati, basagulero ako. Mahilig ako sa away. Nung nag-networking ako, naging pasensyoso ako. Ginusto ko mamaging pasensyoso? Actually, hindi. Bakit ko binago? Kasi kailangan sa networking. Ibig sabihin, there will be plenty of changes na kailangan mo i-adjust just for you to get your goals. Parang, hindi to maintindihan ng ibang tao kasi ang iba, hindi to maintindihan ng karamihang distributor. Kasi akala nila pwede silang maging successful na they will not change. It will be very impossible for you to become successful sa playing field ng networking kung yung na-upbring ka ng parents mo sa ibang aspeto. Halimbawa, pinalaki ka ng parents mo, sinasanay ka maging empleyado. Once no nag-networking ka, bigla ang nangyari, ibang skills to. Parang, as networker, sa atin pong lahat ng mga networker, normal sa atin ang walang tamang oras na pagkain. Normal sa atin ang walang oras na kung kailan ka lang mag-work. Unlike pag-empleyado, you could start your work from 7 and you could end up 5 p.m. Pero once na networker ka, almost 24 hours kang nagtatrabaho. Hindi naman ibig sabihin na pag umuwi ka ng bahay, since wala ka na sa opisina ng networking, hindi ka na hahataw, hindi ka na magta-text, hindi ka na magka-call, hindi ka na sasagot. Ibig sabihin, magkaiba. Ibabalik ko sa inyo tanong, since natataon naman ngayon is panahon ng election eh. Ang tanong ko, tingin mo ba yung mga politiko gustong-gusto talaga niyan makipaghalubilo sa mga iba't ibang tao na merong mang isang trending nakipagkamay sa isang fish vendor, nakipagkamay ganito yung kamay kasi parang hindi ko baka malang sa yung kamay nung fish vendor kaya ayaw hawakan. Ibig sabihin, maraming ayaw gawin din sila, pero bakit nila kailangan gawin? Kasi kailangan nila yung botante. Kailangan nila yung botante para bumoto sa kanila kasi gusto din naman nila yung result na magiging mahahalal sila as public servant. Ganon din sa networking. There will come up plenty of moments na kailangan ng pakisamahan ng ibang tao. Kahit minsan, sa akin, marami ako minsan mga ibang bagay na ayaw ko pero gagawin ko. Example, paano ko ba sasabihin to? Sige, ganito na. Parang one time, nayaya ako, nung nasa Hong Kong kami this last month, nung nasa Hong Kong ako, tuloy-tuloy yung mga schedule ko. Ang dami kong schedule, kasama ko rin that time si RTD. Now, sa dami ng schedule ko that time, pagod na ako. Sabi ko, gusto ko matulog. Kasi si RTD, grabe, nakita ko gaano siya kasipag, gaano ka-organization tao. Nakita ko paano siya talaga humataw. Kumbaga, parang sa mga posting niya, parang sobrang relax, sobrang ganito. Pero doon ko nasaksihan bakit isa napaka-successful din ng team niya kasi napaka-hands-on niya talaga. Now, balikado. Maghapon kaming hatawan, maghapon kaming daming kausap kasi from the Philippines, ang aga kong gumising. Pagdating ng Hong Kong, tuloy-tuloy na ako kausap. Gabi that time, gustong-gustong magpahinga. Sabi ko, matutulog na ako. Biglang nag-text si Sir John. Nag-WeChat sa Sir John na, Joseph, gym tayo. That was 2 a.m. Just imagine this guys, 2 a.m. that time. Gustong-gusto kong magpahinga, gusto kong matulog kasi bukas may schedule pa. Tinext ako ni Sir Shah. Now, ibabalik ko sa inyo ang tanong.
if iti-text ka ng isang person na katulad ni Sir John na mag-gym pero ayaw mo, pupunta ka o hindi? Ting, 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 ting. Yes! Okay. Sa totoo lang, pumunta ako. Bakit ako pumunta? First of all, gusto ko makasama si Sir John. Second, billionaire yung tao. Isipin mo na lang yung tao, billionaire, tapos yayayain ka mag-gym. Kahit ayaw ko, gugustuhin ko. Kumbaga, kailangan ko pakitang gusto ko. Kahit pagod ako, kailangan ko pakitang energetic. O kasi mas pangit naman magiging conversation namin kung yung mukha ko na para kang tatamlay-tamlay na parang ayaw mo. Kaya, sige, gym kami, kwentuhan. Tapos doon ko na lang sinamantala din na, tanong ako, Sir John, paano ganito? Nagpaturo ako ng nagpaturo. Ibig sabihin, guys, ako na to. Siguro yung isang mga pinaka-pinakal ng mga gusto ng sa industry ng network na naranasan ko at nakuha ko. But how come until now, nandun sa akin yung attitude na never pumasok sa isip ko na magaling ako? Kasi the moment you're going to think that you're good, that will be the start of your downfall. Never ko naisip sa sarili ko na ang mag-a-adjust yung lahat ng taong nakapalibot sa akin. Kasi I always see to myself na ako dapat ang mag-a-adjust sa kada taong pinupuntahan ko. Another example, pag ako nakikitira sa isang bahay nung nagsisimula ako, pag ako nakitira sa isang bahay, bago sila gumising, gigising ako. Kahit saan akong gumising, halimbawa sa bahay namin, alas 10 ng umaga, tapos sa isang bahay ako, nakita ko alas 7 ng umaga, gising na sila. Technically, gigising na rin ako ng alas 7 ng umaga. At hindi mo na ako kailangan pagsabihan kung ano yung gagawin. Pag may nakita kong dumi, pupulutin ko. Tanungin kung pwede kong pulutin or pwede ako maglinis. Kung may nakita kong hugasan, maghuhugas ako. Kasi common sense, wala ako sa mundo ko. Wala ako sa bahay ko. Wala ako sa teritoryo ko. Kaya ako mag-a-adjust. What more, ikaw? Isa pang scenario, pangatlo, bago tayo mag-proceed sa sunod ng topic. Pangatlo, another second day to. Same, gusto ko nang matulog. Biglang nagka-texan lahat, sabi ni Ladok, Joseph, magkakape tayo. Sabi ko, okay Doc, magkakape sa baba lang naman, sa lobby lang ng hotel. Okay. Pagbaba ko that time, nandun na sila. Nagkakape si Doc Ed, sila Sir George, sila basta. Si Doc Connie, umiinom ng margarita. Pero ano, small amount of alcohol lang naman. Tapos sabi ni Doc Connie, oh Joseph, ako lang yung nag-a-alcohol dito. Di sige, ano sasabihin ko? Sige, Doc, sige, inom tayo. Technically, ayaw ko that time uminom. Pero kailangan makasama kasi ayaw ko ako yung jive nung usapan, yung jive ng ano. Ayaw ko ako yung maging killjoy. Ibig sabihin, guys, doon napapasok yung how bad do you really want success in life. Maraming networker, bakit hindi nila makuha ang gusto nila? Kasi gusto nila, ito yung skills nila, ito yung attitude nila, ito yung dreams nila, pero ayaw nila mag-adjust para sa dreams. Ang gusto nila lagi, ito yung dreams ang mag-adjust. Eh kung kailangan ka ng team mo ng public speaking kasi walang ibang pwedeng maging magaling ng public speaking, go for it, pag-aralan mo kasi lahat naman ang bagay na pag-aaralan. Alam mo ba na, maraming ibang sinasabi na ang memory daw natin nag-deteriorate, na ibig sabihin habang tumatanda ka, humingi na ang memory retention. It's not true. It's not memory retention. It's attention. Ang nagiging problem natin, attention. Parang, tatanungin ko kayo, Google, gaano kayo karaming beses magbukas ng Google? Siguro isang araw, mga 5 to 10 times. Ito tanong ko, ano ang kulay ng kada letra? Diba? Hindi natin alam bakit. Wala tayong attention. Anong tawag yan? May isa kong term. Hearing and listening is a different thing. Magkaiba yun. Magkaiba yung nakikinig ka lang sa iniintindi mo. Kaya ganun din sa network. Maraming iba sa atin na akala natin, alam na natin kung paano ang business, akala natin pag-recruit lang, is already enough. Hindi po totoo yan. For you to become a top earner sa ganitong industry and for you to have that consistent income, recruiting is just one skills na kailangan nyo matutunan. Ano pang skills na matutunan nyo? People skills. Paano ka magkakaroon ng charisma? Charisma sa downlines mo na alam mo yung trigger point nila. Nakaka-motivate ka ba talaga sa kanila? Or ikaw yung nagiging cause? Bakit sila nagiging negative? No, kung ang magiging personality is only one, ibig sabihin, ang kaya mo lang pakasamahan yung mga taong
follower mo, si oo nang oo nang oo lang sa'yo, ibig sabihin, hindi ka makakapag-recruit ng mga leader. Kasi ang leader, ika-clash ka eh. Ibig sabihin ng ika-clash ka, pwede kang contradict, pwedeng hindi siya sumunod sa'yo. Pero ang tanong doon, paano mo pa rin in a way na mahahandle mo pa rin siya ng maayos? Kaya, ang lahat ng yumama ng sobra, you need to become a shifter. Why? Iba tayo pag makipag-usap sa katulong. Iba tayo pag makipag-usap sa gwardiya. Iba rin tayo pag makipag-usap sa kapwa mo top earner. Iba ka rin makipag-usap sa kapwa mo distributor. Iba ka rin makipag-usap sa mga may-ari. Ibig sabihin, magkakaiba kang persona. May isa akong meeting. Sabi ng isa akong leader, parang napapagod na daw siya. Napapagod daw siya na magkaroon ng maraming mukha. Ibig sabihin, papagod daw siya na ganyan. Isa lang ang tanong ko. Sa bawat isa sa atin dito, sino ba ang may totoong isang mukha? Lahat tayo, mayroon tayong iba't ibang mukha. Parang sa pagdadrive. Pag nagdadrive, kasama mong magulang mo, ang mga 20-30 ang takbo mo. Pag kasama mong tropa mo, ang mga 100-150, para ka nasa Fast and the Furious. Yun ang magkaibang mukha. Iba ang mukha mo once nakaharap mo yung girlfriend mo, iba naman yung mukha mo once nakaharap mo tropa mo, iba naman ang mukha mo once na kausap mo parents mo. Ibig sabihin, it's normal for us. It's normal for us to have a shift na persona. Depende kung sino yung kaharap mo. And ganun din sa negosyo. Kahit naman hindi ka mag-networking, iba din yung pakikitungo mo sa supplier mo, iba din pakikitungo mo sa customer mo, iba din pakikitungo mo sa empleyado mo. Kaya kung gusto mo talagang maging magaling sa na-industry ng networking, dapat number one, alam mo kung ano yung goals mo. Second, ano yung mga kailangan mong i-change sa personality mo para maging akma dun mismo sa goals mo. Kaya ako in-emphasize kanina na hindi po ako magaling sa public speaking, pero dinevelop ko kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan. May sound down din kanina, sabi niya mahina daw siya sa communication skills, mahina daw siya makipag-ano sa tao. Sabi ko, magbasa ka ng libro. Sabi niya, nagbabasa po ako apply ng libro. Sa'yo, anong libro binabasa mo? Sabi niya, about success. O sabi ko, hindi naman connected yung about success sa communication skills. Kumbaga, kailangan mong, parang, katulad ko, gusto ko mas marami pang matutunan. Kaya ang dinevelop ko ngayon, memory retention. Ang sunod kong dinidevelop ay speed reading. Paano ako mas makapagbasa ng mas maraming libro para mas marami ako nababasang libro. At yung marami ko nababasang libro, kailangan ko ng memory retention para mas lalong hindi ko basta-basta yung nakakalimutan. Kasi ang dami natin sales na minsan nasasayang because hindi mo lang nasabi yung pangalan ng prospect mo, or minsan may downline ka na nagtampo sa'yo kasi hindi mo nabatay yung birthday. May mga ganun eh. It's a simple for us, but actually malaking impact yan sa mga downlines natin kung nababati mo sila minsan sa mga special na time nila sa buhay nila. Okay? Tapos, ito pa ang isang gusto kong, maliban sa people skill, second cash flow. Hindi po kayo, sasabihin ko sa iyo, you will never be rich kung hindi kayo marunong ng cash flow. Kasi sa, paano ka magmamanage ng buong team mo kung ikaw mismo wala kang maayos na cash flow? Kaya matuto po kayo kung paano mag-handle ng cash flow. Don't ever think that you will be rich na hindi ka matutunan ng cash flow. Kaya kung meron na po akong gustong matutunan nyo, cash flow, matuto po kayo, magkaroon kayo ng disiplina paano mag-handle ng pera, saan mo gagastosin ang pera, ano dapat ang pinaka-priority mo. Kung tatanungin ko kayo, anong pinaka-priority nyo gastosan? Pamilya nyo o network? Ting, 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 ting. Okay, alam mo kung ano? Network. Bakit? Network is your business. Yes, you need to love your loved ones. You need to spend time with them. Yes, you need to spend money with them. But, i-priority mo negosyo mo kasi once na puro ang pera mo napunta sa pamilya mo, once na bumagsak ang network mo, anong dulo? Wala ka pa rin lalong mabibigay sa kanila. Kaya kailangan mo nga i-priority yung business mo para kumita ka ng sobrang laki. Para pag kumita ka ng sobrang laki, lahat ng bagay na gusto nila, lahat ng pwede mong gawin sa kanila, magagawa mo. Okay. Now, isang pinaka-importante pa na, ano tawag yan, natuturo ko sa inyo. Kanina may kausap na. Dami kong kausap na. Yeah, dami ko talang kausap. Simula pa po kanina. Okay. Do. May isang downline, kumita. Pinakamalaki niyang kinita, umabot ata ng 300,000. Isang buwan. Tapos bumagsak ng konti. Hindi ko na alam kung siguro 100,000 o 150,000 na lang kinikita niya buwan-buwan. Ito lang tanong ko. Ito sa lahat po ng networker to na gusto niyo maging
tuloy-tuloy ang kita nyo at hindi kayo bumagsak. Kanina, in-explain ko, ulitin ko, elaborate ko lang konti, in-explain ko bakit maraming tao hindi nila nakukuha yung gusto nila kasi ayaw nilang mag-adjust. Ayaw nilang baguhin yung ugali nila, ayaw nilang baguhin yung upbringing nila. Tandaan nyo guys, reality is just an illusion. Kung ano ang tingin mo sa sarili mo, kaya mo yan naging tingin kasi ganyan ka lang pinalaki, yan lang finid sa'yo ng parents mo, yan ang finid sa'yo ng school, yan ang finid sa'yo ng society, kaya yan naging reality mo. Pero actually, kahit ano pang realidad mo, pumunta ka ng iba't ibang country, magkakaibang reality. Parang dito sa atin, once na sinabi mong atheist ka at wala kang religion, parang napakasama mo. Pero pag nasa ibang country, may mga iba akong nakakausap, ang tanong ko, what is your religion? Sabi nila, I don't have. Say ko, why? Because I was born that way. Ibig sabihin, magkakaiba ang upbringing ng kada tao. Kaya kung ikaw, habang nagsasalita ako ngayon, parang lalong, parang hindi mata... Maglakwa tsaka kasi pumunta ka ng iba't ibang bansa, pumunta ka ng iba't ibang lugar, magkausap ka ng iba't ibang tao, dun mo ma-realize na iba-iba ang katotohanan sa bawat isa sa atin. Okay, kaya for me, ang nagiging katotohanan ng kada tao kung gusto magkaroon ng direksyon, mamili ka muna kung anong field mo gusto maging successful. Kaya kung gusto maging magaling sa networking, wala kang iba, kailangan ma-develop people skills mo, kailangan mo kahit papaano marunong ka sa public speaking, marunong ka mag-organize, marunong ka ng cash flow, okay? At isang pinaka-importante ito na, kung gusto nyo maging consistent. Kasi marami po akong ibang kakilala ng mga ibang networker na ang income, may mga iba naman. At marami din naman akong kilalang gumaganon. Okay, now, pag-usapan natin yung gumaganon at yung gumaganon. Okay, now, bakit may mga ganon na networker? Simple lang, may isang kausap kanina, 300,000 siya, pinakamalaki niyang kita. Sabi ko, may tanong ako, anong work mo before? Sabi niya, promodizer sa SM. Okay, you're a promodizer sa SM before. Now, how much is your salary? Sabi niya, 10 to 12,000 per month. Okay, 10 to 12,000 per month. How many hours do you work per day? Sabi niya, average 10 hours. Sabi ko, okay, 10 hours per day ka nag-work. Tapos ang saldo mo, 10,000 to 20,000. I just have one question sa'yo. Nung kumikita ka ng 300,000 isang buwan, 10 hours ka ba per day humahataw? Ilang oras? Minsan meron, minsan wala. Yun ang pinaka-problema ng lahat. Alam niyo ba guys, maraming networker na kumita, na overwhelmed. You cannot also blame them because it is the first time for them to experience those kind of life na para sa kanila, wow! Nakala nila, meron something sa mundong to na once na nangyari na sa'yo, wala ka ng ibang gagawin at yan ang magiging fix sa'yo. Always remember, the only constant thing on earth is change. Everything will change. If you're not going to take good care of your loved ones, mawawala po yan sa'yo. Kahit asawa mo yan, pag hindi mo yung inilagaan ng maayos, mawawala sa'yo yan. Kung asawa mo nga at kinasal na kayo at may permahan pa kahit nawawala pa, what more kaya career? Kaya ako ang kinikita mo, nag 100, 200, 300,000 ka at hindi mo yan inaalagaan, ako na mismo magsasabi sa'yo, isang araw pagising mo, wala na yan. Okay, now, bakit ko nasasabi yan? Ganito lang kasimple guys. Pag sinabing doktor, wow, believe tayo sa doktor kasi matalino mataas ang tingin natin. Pero tingnan natin yung work ethics ng doktor. Alam mo ba ang doktor, for you to become a doctor, almost 10 years na pag-aaral. Maliban sa 10 years na pag-aaral, ano pang susunod mo kailangan gawin? Kailangan pa talaga maging magaling. At marami pong doktor na minsan kung humataw po sila, ibig sabihin may trabaho po sila, minsan ang iba nag 1 to 2 days straight. Pag sinabing 2 days straight, 48 hours na duty sa hospital kasi sa tambak ng ginagawa. May mga iba naman yung hindi sobrang hectic, pero may mga ibang doktor na AM sa umaga nagki-clinic sa Ortigas, PM nagki-clinic naman sa Makati, and ang iba pa may nagki-clinic pa sa gabi, depende sa pangangailan ng doktor, vice versa. Now, ito point ko. They're already doctors. Then how come they're working that way? And how come... Yes, you are a networker. Then pagkatapos, ano? Kumikita ka ng 100,000, 200,000, mas dihamak, mas malaki sa ibang mga doktor. Tapos umataw ka isang oras, isang araw. Tapos nakasimangot ka pa pag pumunta ka ng office. Yun ang reason. Kaya if you really want na lalong magtuloy-tuloy, guys, kung lumalaking income mo, kasi may mga iba, ito lagi ko sinasabi, kung bago ka nag-join sa networking undergrad ka, at 10 years ka na sa networking, dapat ang ugali mo pang masteral na. Bakit? Take note guys, 10 years sa kolehiyo magiging doktor ka na. Kung 10 years ka na sa networking, dapat nag-upgrade ka na. Dapat marami ka ng librong nabasa, marami kang skills na hindi mo kayang gawin before na nagagawa mo na ngayon. Marami kang dinevelop sa sarili mo. Yun ang reason para tumuloy-tuloy.
Now, if you're not going to take good care of your success, mawawala yan. Hindi pa ba tayo natuto sa karamihan, sobrang daming tao na naging successful na nawala pa rin. Kaya, for me guys, yun ang pinaka gusto kong ma-impart sa inyo right now. If you really want na kumita sa industry na to, learn to adjust. Learn to develop the skills that you need for you to become successful in this kind of business. Kasi kahit saan kang larangan, mag-a-adjust ka. At hindi, wag po kayong maniniwala na kailangan mo lang isang skills. Kasi parang ganito yan. Maraming ibang mga singer na magaganda boses. Pero bakit sila uncourteous? Napupuno nila yung Koneta, Araneta. Bakit may mga ibang magagaling na artist na they have the talent? Pero hindi, kasi isang side pa lang po yung tinatawag na... Isang side pa lang po yung tinatawag na talent. Kailangan mo pa ng karisma. Kailangan mo ng hatak ng tao. Kailangan mo rin ng connections. Kailangan mo ng money para meron mag-produce sa'yo. Ibig sabihin, ang daming factors for you to become really good on something. Kaya sa inyo, kung until now you're struggling sa income, isa lang matitipo sa inyo para pinakamabilis. Maghanap ka ng mentor na gusto mo yung kinikita niya. Okay, huwag kayong maghanap ng ibang mentor na matatalas ang dila, magagaling ipamper. Kasi may mga ibang mentor na ipapamper nila kung ano yung gusto mong marinig. Kaya dun ka tuloy mahuhook. Basta ako, para hindi ka maligaw, hanapin mo yung mentor na gusto mo yung kinikita nila. The moment mahanap mo yung mentor na gusto mo yung kinikita nila din, you need to spend time with them. Nantanong sa kanin, upline, paano ko sila masasamahan? Wala, hindi ko siya kilala. Hindi, kaibiganin mo. Hindi mo kaibigan, kaibiganin mo. Paano maging kaibigan? Alamin mo anong hilig niya, saan siya pumupunta, ano bang ginagawa dyan. And spend time with that. Ang problema sa atin sa industry ng networking, sabi ko nga eh, we are one most of the underpaid in terms of effort. Kumbaga, yes, we're overpaid in terms of commission, but being an upline, we are most underpaid in terms of effort. Bakit? Kasi karamihan downline, ang gusto man nila, sila pa ang lapitan ng upline nila. Upline pa nila yung magmakaawa para itrain sila. Upline pa nila magmakaawa para mag-spend time. Baliktarin nyo kaya. Baliktarin mo na ikaw, kung gusto mo talaga maging successful sa mundong to, sa industriya ng networking, maghanap ka ng upline, magpakapal ka ng mga, dumikit ka sa kanya. E paano makakadikit? Di sabi mo, upline, meron akong 30 ang direct. Pwede po bang i-motivate? Upline, meron ako ganito karaming grupo sa ganitong lugar. Pwede mo ba akong samahan? Just magkaroon ka lang ng triggering point na pag si upline, ang galing naman itong tao to. Sige nga, masamahan. Then, dun ka na magkakaroon unti-unti ng access sa kanya. Makakausap mo na siya. Then, yun, kaya nga minsan, ang pinakamasarap na moment mag-meeting, hindi sa meeting eh. Kasi mas maraming idea ang lumalabas during na hindi masyadong controlled yung situation. Ibig sabihin, kung kailan na namamasyal kayo, kung kailan naglalakad kayo, kung kailan siguro nag-i-scuba kayo. Pagkatapos mag-scuba, you feel good. Then after, dun kayo maglalabasa ng mga ideas. Kaya, yun yung guys. For me, work it out. There's no easy meal on this world. Kumbaga, pag may mga nagsasabing madali, 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 eh, hindi po ako naniniwala dyan. Kumbaga, for me, lahat ng pinakamasasarap sa mundong to, paghihirapan mo talaga. Hindi siya magiging masarap kung hindi siya pinaghihirapan. Parang kape ng Starbucks, kape ng 7-Eleven, pareho din yung mga kape. Bakit ang mahal sa Starbucks at ang mura lang sa 7-Eleven? Kasi yung effort, iba din yung effort ng kape, paano ginawa, tinimpla, paano nilabas yan kesa sa 7-Eleven. Kaya, guys, wake up. If you really want to have that something, you just need to be ready for the sacrifices. Hard work. You need to hard work. Sabi nga ni Mayweather, hard work, hard work, hard work, hard work. You need to have that lots of hard work. May isa akong post, 2,500 hours na ako naglalaro ng Dota at hindi pa rin ako ganun kagaling. Ibig sabihin, may mga nakakalaban ako na pinapanis pa rin ako at natatalo ako. 2,005 hours na yon. Ikaw pa kaya kung bago ka pa lang sa ginagawa mo at you're just spending 5 hours, 10 hours, 20 hours mo pa lang ginagawa tapos nagre-reklamo ka na, hi, you have a long way to go. Kaya sa pagtatapos ng live natin, thank you po sa lahat ng nanonood. Sa pagtatapos po ng live natin, isa lang po gusto kong sabihin sa inyo lahat. If you really want to become successful in life, just be ready na gawin mo yung hindi kayang gawin ng iba, na gawin mo yung pag sila tulog na, dapat ikaw gising pa,
Pag sila gising na, dapat nagising ka pa ng nauna. Humataw sila ng 10 hours, humataw ka ng 12 hours, nagbasa sila ng ilibrong isa, magbasa ka ng dalawang libro. Ibig sabihin, napakadali ng algorithm for you to become successful. Huwag kang maghahataw ng katulad ng hataw ng mga below average. Huwag ka rin nahahataw ng hataw ng above ng average. Humataw ka ng above average. Just always have that standard na dapat ikaw yung pinaka nahuhuli lagi. Ikaw dapat ang pinaka late bago. Kung parang sa office, ikaw dapat ang pinaka nagsasara ng office. Ikaw na bubukas. Ikaw dapat may pinaka maraming direct. Then, that's the time ka magiging successful. Kumbaga guys, wala akong nakitang tao sa mundong to na naging successful na hindi ka competitive. You need to be competitive, especially with yourself. Talunin mo kung sino ka kahapon, panalo na yon. Pag nabuild mo na yung confidence level mo, dun ka na maghanap ng ibang mga kasabayan mo. Hanapin mo yung number one, hanapin mo yung number two, hanapin mo mga top earner. Kung ano ang ginagawa nila, talunin mo lang sila. Talunin mo sila every day. At hindi ka na magtataka sa sarili mo darating ang time. Baka yung mga dating idol mo, it's either maging competitor mo lang or malagpasan mo sila. It happened to me. I joined in the networking industry 2003 of October. Ang tanong kung una-unahan ng networking, sana lahat na nag-join ng 2002 pababa. Kumikita pa rin sila malaki, but hindi po naging totoo. Ang dami kong idol sa industry ng networking na ngayon naging kaibigan ko na, and medyo nalagpasan ko pa yung income nila. Ibig sabihin, kaya, kung ikaw nanonood ng videong to at kasisimula mo lang sa networking, ha, matuwa ka sa sarili mo kasi palay mo, pwede mo pantalunin ako pagdating ng oras kasi nakita mo yung hataw ko, dihigitan mo lang yung hataw ko, dilalamang ka na sa akin. Kaya kung ikaw naman matagal, guys, kung ang bago nga kayang humabol, ikaw pa kaya na mas experiensado na. Kaya just have an acceptance na you need to change for you to get your goals. Akadaks! Bye!